video na ito, mga kabintor, ay isa na namang pagtupad sa isang request mula sa ating viewers na kung po pwede ko lang puntahan ang kalsada na ginagawa dito mula sa PAIT papunta ng CAGCI-3. So ngayon, pupuntahan ko at titingnan ko kung mayroon ba talagang kalsada na ginagawa dito mula dito sa PAIT papunta naman ng CAGCI-3. Kung mapanood mo itong video na ito, sir, shout out sa iyo at ito, pinuntahan ko na ang iyong request. Tutuparin ko na ito ngayon at sana mapanood mo ito at paki-comment na lang kung mapanood mo itong video na ito, sir. Maraming salamat. Dumating ako dito sa gasoline station maagang maaga pa at dito tayo magsimulang aakyat papunta naman sa Barangay San Antonio at doon sa Barangay San Antonio doon naman tayo magsisimulang maghanap sa ginagawang kalsada dito papunta naman ng CAGCI-3. Ang mga kurbada sa kalsadang ito ay sobrang siko. Nakaka-challenge talaga ang pagdaan dito, mga kabintor. Pero bago ako magtuloy-tuloy sa aking biyahe, tumingin muna ako sa mapa para malaman ko kung saan ako papunta. At ang nakikita ko sa mapa ay ang ermita. Hindi ko alam kung ito ay barangay or sityo lang. Malaking bagay talaga ang mapa sa ating mga biyahe para hindi tayo maligaw at patingnan natin kung saan tayo papunta. Bukod naman sa mapa, magtanong na rin tayo. Sir, saan ang daan dito papunta ang barangay ermita? Hindi nyo alam. Unang tanong, mga kabinor, sablay ka agad. Hindi daw niya alam dahil hindi daw siya taga rito. Ang daan dito papuntang Tagus ng CAGCI-3. Hindi ko alam, may kaparinis, hindi ko alam. CAGCI-3? Oo. Ay, dun sa Maubananda, ano? Dito walang lusutan? Dito sa Real. Meron dyan. Kasi may sinasabi kasi sa akin na may ginagawa daw ang kalsada dito. Meron dito, tapos. Saan banda yon? Ay, dito ang daan sa may, di ba yung pag umahon kayo, yung may crossing doon sa ibabaw, sa may tower, doon pa. Pagkahon nyo ng sigsag. Oo. Pag may crossing. Yung pakaliwa yun. Pagpuntang gubat yun. Oh, hindi na ako makarating ng highway. Hindi na ako makarating ng highway. Sa baba. Oo. Pa. Basta paglampas nyo ng barangay. Oo. Yung madadaanan yung crossing na malaki. Yung may parang may reserve sa kaliwa. Oo. Yun, pagpuntang gubat yun. Diyan naman, pag pumunta kayong gubat, lakad lang, hindi pwede ang ganyan. Ah, hindi pwede ang motor? Hindi pwede. Oo, oo, oo. Sige. Thank you. Pangalawang pagtatanong ko rito, mga kabintor, medyo may pag-asa na at may liwanag ang sagot. Kaya nagtuloy-tuloy ako sa hinahanap kong ermita. At dito, nakadaan ako dito sa rough road na may kunting semento na daan. Dito, mga kabintor, naghahanap na naman ako ng mapagtanungan para makasigurado akong hindi maligaw tulad ng pagkaligaw ng puso ko sa iyo. Ano ba itong nangyari? Ba't iba na ang sinasabi ko? Better silon bintor! So, itong daan ito, saan papunta ito? Hindi ito Tagus ng CAGCI-3? Wala na po yan. Wala na? Papunta sila sa CAGCI. Walang daan dito papunta ng CAGCI-3? Papunta po wala po. CAGCI-3? Pwede po kung gumaan dito, lakad niya sa gubat. Ah, dito maglakad sa gubat? Malayo pa, malayo pa? Malayo po. Gubat yun eh.
Pero hindi naman delikado. Hindi po alam, hindi naman alam ang daan dyan. Malayo po dito yun. Sa CIA. Dito yun, sa kabila. Layo naman ang tag-CIA dito. Oh. Ang sabi kasi sa akin, sir, puntahan mo yung ano, puntahan mo yung Paiti. Merong kalsada doon na ginagawa papunta ng tag-CIA 3. Ah. Yan ang ano sa akin. Malayo po dito. Dito, pag sa ano ng Paiti, doon yung sa kabila. Papunta sa may ano ng papatahan. Oh. Diyan kasi may mga ginagawa pong kalsada na papunta ng Wilmil. Diyan yan eh. Hindi ko alam. Yan po, wala po, hindi po dito. Mm-hmm. Pagunta ka kasi ng ano yun, hindi po dito yun, dyan yun, nasa kabila. Hindi po kung kayo dito dumaan, sa may ano nung papatahan, makita nyo po yung bininapit, sa ganyan, may sa, pagpapunta kayo doon kanan, nakalagay yung tatlong cross, gaganyan kayo. Iba, itanong naman yun, kasi dadaan naman doon yung lalaking truck. Nag-ano ng sa Wilmil, doon yung makikita. Doon yung may mga kalsada din na papunta ng ano, pala na yun yan, yung isang kalsada papunta ron. Kasi dalawa din yun eh. Basta ipagtatanong-tanong yun ako, saan papuntang papatahan? Papatahan? Sige, tigyo. Napalayo nga ako. Tulad ng sinasabi sa pangalawa kong pinagtanungan, pinabalik ako at doon daw ang daan. Okay mga kabitor, good morning! Nandito na naman ako sa ano mga kabitor sa ating adventure ngayon. So nandito ako para sana i-update natin ang kalsada na sinasabi sa akin na may kalsada daw ditong ginagawa na tagos naman ng CIA 3. So ngayon nandito ako para ma-update ko yung kalsada na yun. Pero ang problema mga kabintor, ang nangyari ngayon dito, pagdating ko dyan sa dulo ay didina. Wala na daw itong tagusan papunta doon sa CIA 3. So wala silang alam na kalsada na may kalsada dito na ginagawa papunta ng CIA 3. Ang sinasabi sa akin, doon daw sa bungad ng ating pinagmulan doon, meron daw kalsada doon na ginagawa, hindi nila alam kung yun ay papunta ba ng CIA 3. Okay mga kabintor? So ngayon, ito ang makikita natin dito mga kabintor. Napakagubat to ng lugar. Mula dito mga kabintor, baybayin natin ang paliko-likong kalsada na ito. Ang kalsada na ito mga kabintor ay dadaan ito ng saray, maliliit at diretso na tayo ng galalan. Ang kalsada na ito ay parang syuta mo lang, paliko-liko din ang isip. Anong barangay ito sir? Ha? Anong barangay? Puro 4. Sakop ng Paiti na ito. Yan? Sakop ng Paiti. Apo. May kalsada ba nitong ginagawa? Papunta ng... Meron po. Papunta ng ano to? Papunta ng CIA 3? Hindi. Galalan. Ah, papunta ng Galalan. Thank you. So lahat ng pinagtanungan ko, wala silang sinasabi na may ginagawang kalsada dito mula dito sa Paiti, ipapunta naman ang CIA 3. So wala pa pong nagkumpirma na may ginagawang kalsada dito na papunta ng CIA 3. Ang kinumpirma nila, ang kalsada dito ginagawa ay papunta ng Galalan mula dito sa Paiti. Nandito ako mga kabintor para hanapin sana ang kalsada na ginagawa dito papunta daw ng CIA 3. Pero ang nangyari, sa pagtanong-tanong ko dito sa mga lokal, walang kalsada dito na ginagawa papunta ng CIA 3, mga kabintor. Hanggang ano lang, hanggang mula Galalan papunta ng Malilit lang ang sinasabi nila sa akin.
Ngayon, dito naman, pinupuntahan ko ito dahil ang information na nakuha ko rin doon, baka ito na yun ang ginagawa kalsada papunta ng Kagsay 3. Pero ngayon, nandito na ako sa area. Ang sabi naman sa akin na pagtanungan dito ay hanggang ano lang mga pwedor, hanggang Galaan lang ang ginagawang highway dito. Mula dito sa Paiti, papunta ng Galaan. Spot dito. Kaso nga lang yung mga puno ng kahoy, siya yung humaharang sa view na ating makikita sa ibaba. So, yun mga kapintor. Nagtuloy-tuloy na nga ako sa aking biyahe at ang kalsada dito mga kapintor, sobrang paliko-liko. Hindi makalusot dito papuntang Galaan? Ah, pwede lumusot. Itong motor pwede? Oo, pwede. Dito, unang crossing dyan, unang crossing kaliwa. Dito ba? Ay, ng saray, maliliit, tapos Galaan. Ah, maliliit. Dadaan ako ng maliliit. Saray, pabubog, saray, maliliit, tapos Galaan na yun. Oo. Kaliwa. Pero kaliwa. Puro simentado? Ay, rapod yung, rapod kasi nagagawa ng motor. Pero lusot ang motor. Lusot ang motor? Dito sir, walang kalsada na ginagawa dito papunta naman ng Kagsay 3? Ay, wala po. Wala pa lusot dito. Wala pang lusot? Hindi pa. Oo. Hindi pa siya operate. Hindi, pero may plano? May plano. Mayroon lang ginagawa yan dyan. Salubungan yan. Magiging galing dyan sa Mauban papunta rito. Oo. Ito sa lubungan. Pero wala pa talaga ng hindi pa inumpisahan? Oo, tinatapos pa to eh. Ah, dito meron din dyan. O yan, pwede rin yun dyan. Lusutan na yan eh. Lahat basta puro pakaliwa kayo. Kagalaran kayo. Pakaliwa kayo. Wala naman, isang way lang yan. Oo. Yung ginagawang kalsada dyan, saan papunta yun? Yan, dyan din yan. Isa lang yan dyan. Dire-diretso lang yan din yan. One way din yan kapag ano. Pagalasa. Ay, yung rapro doon, yung rapro? Oo, saray din yan. Pero dito, unang kanto dyan na madadaanan ko. Oo, kaliwa. Kaliwa. Okay. Dami naman dyan, daming tao dyan sa kasadang kasi nagagawa. Marami kayong mapagtatanungan. Saka wala kayong liligawan dyan, isang way lang yun. Isang way lang? Okay. Thank you. Akala ko meron ng kalsadang ginagawa papunta ng Kagsay 3. Hindi pa inumpisahan. Ito muna tinungin yun din eh, natapos na muna ito. Pero kasunod na yan. Kasunod na. Thank you. Tulad ng inasahan ko sa aking pagtatanong, wala talagang ginagawang kalsada dito mula dito sa Paiti papunta ng Kagsay 3. Mayroong plano pero hindi pa inuumpisahan. Sa paghahanap ko dito sa daan papunta ng Kagsay 3. Ang sabi kasi sa akin, yung nag-comment sa aking video mga kabintor, meron daw daan na ginagawa dito papunta naman ng Kagsay 3. Ang problema, nung mga tinanong-tanong ko dito yung mga luma dito na nakatira dito sa area na ito, area ng Paiti, wala silang alam na ginagawa, kasalukuyang ginagawa na kalsada papunta ng Kagsay 3. Merong plano na gagawin ang kalsada doon, pero sa ngayon hindi pa daw inuumpisahan. Kaya ngayon nandito ako sa pinakaliblib nitong lugar na ito mga kabintor. Kung makikita ninyo yan, napakaliblib na lugar. So ngayon ang plano ko mga kabintor, dadaan na lang ako rito at tatagos tayo ng Galaan. So yun ang sabi sa akin na mayroong tagusan dito papunta ng Galaan.
So ito mga kabintor, ang area dito, napaka-liblib na lugar. Sa patuloy kong pagbiyahe mga kabintor, nasumpungan ko itong kalsada na ito na rough road. Siguro ito na ang papunta ng Galalan, pero para makasiguro, nagtanong-tanong ako dito. Hey, sir. Hi, sir. Pag-Galalan, sir. Galalan. 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 Diretso lang, sir. Ah, diretso lang. Ito ang daan na yun? Daanan. Yan ang bago. Ah, ito. Puro na ito, rough road, papunta doon? Isa na po ang pupuntahan, sir. Pagdating sa guardhouse doon sa taas, huwag kayong kumuliwa. Ah, diretso lang. Huwag kayong kumuliwa. May sa taas, may guardhouse. Sige, sir. Thank you. Okay mga kabintor, so nandito na tayo, papunta na tayo ng Kagalalan, no? So pagdating natin dito na porsyon mga kabintor, ang makikita natin dito, rough road na daan. Yan po, talagang ano doon, talagang maahon doon dahil sigaw na sigaw yung motor. So ito mga kabintor, ang aakyatin ko, napakaahon na ng lugar na yan. So susubukan natin kung kakayanin ang ating skills dyan. Kung makikita ninyo ang motor na yan, talagang bumubuylo dahil matarik ang kalsada at ito, iniputan ako ng makapal na usok. Talagang matarik yan mga kabintor, oh. At saka mabuhangin pa dahil sa ginagawa nilang ano dito, kalsada. Parang nilataga nila ng graba ang kalsada, na yung graba na maliliit, pero madulas-dulas yan. Sa aking pagpatuloy mga kabintor sa aking biyahe, kitang-kita ko na ang ginagawang kalsada dito. Ang ganda, bagong-bago, pero hindi pa siya simentado, rough road pa ito mga kabintor. Makikita mo yan, napakagandang tingnan. Kaya ipakita ko sa inyo ng halos buo para naman hindi nyo ma-miss ang mga view na aking makikita dito. Ano mga kabintor, napakaganda oh. Lalo na sa drone video mga kabintor, yan po ang ginagawang kalsada dito mula sa Paiti papunta ng Galalan. Dito may madaanan tayong malaking building, hindi ko lang alam kung anong building yan.
Okay mga kabintor, so nandito ako sa pinakagitna nitong bundok na itong kabintor, no. So ito ang ginagawang kalsada dito mula Paiti papunta ng Galalan. Oh, yan po ang makikita natin so far. Itong ano na itong mga kabintor, itong kalsada na ito, rough road pa, oh. Rough road pa itong mga kabintor. So far, ngayon. Pero maganda naman yung rough road niya dahil hindi naman siya lubak-lubak na, no. Mabato nga lang, delikado pa rin sa slide natin. Pero napakaganda ng ano dito, oh. Yung lupa dito mga kabintor, pula. Oh. Pula ang lupa dito. Yan, meron na silang ginagawang kanal dito para sa tubig. Pinaliko nila doon. Saka doon. Ito naman, ayan mga kabintor, ito naman may baon akong tinapay, ayan, may baon akong tinapay, saka tubig para hindi na ako gugutomin tulad nung dating pumunta ako ng Mauban to Kaksiay. Talagang nanghihina ako doon dahil gutom na gutom ako dahil wala akong baon, akala ko may mabibilhan doon pagkain, pero wala akong mabibilhan. Sa ngayon, alam ko namang bundok ang pupuntahan ko ngayon tulad nito. Nasa kalagitnaan ako ng kabundukan. Yan. Kaya, nagbaon na ako. So, upo muna tayo rito. Gutom. Kain tayo mga kabintor. Gutom. Ginutom si Lon Bintor. Yan. Ganito lang ang ano ko mga kabintor. Ganito lang ang tawag din eh. Ganito lang ang kasayahan ko mga kabintor. Pasyal-pasyal, kahit ako lang mag-isa. Tapos ngayon, nagbabaon talaga ako para hindi ako gugutumin dito sa daan. Sarap. Ang oras natin ngayon, mag-also up sa tumuro. Anong oras natin ngayon? Tingnan ko muna oras natin. Nine. Ang oras natin ngayon ay nine. Kailangan bago mag alas 10 ng umaga ay makababa na tayo papunta ng highway para makauwi na tayo doon dahil may pasok pa tayo mamayang alas 2. Ngayon, minuto mo ko dahil kakain mo na ako. Malilim na, baka aabutan tayo ng ulan dito. Na-approach na naman yung daan na maputik na susukapan natin makatagos doon. So, yun mga kabintor.
tutuloy-tuloy na tayo doon. Yan, babaybayin natin yan. Medyo malayo-layo pa yung ano natin. Malayo-layo pa yung biyahein natin. Kaya pagsikapan natin, bago mag-alas 10, makarating na tayo ng Galalan para makababa na tayo ng highway. Okay. So, ang pinaka-importanting tanong nito ngayon mga kamentor ay kung magkano ang budget ng kalsada na ito mga kamentor at kung kailan ito matapos. Pero sa kasamaang palad mga kamentor, sa mga tanong na yan ay hindi ko alam. Hindi ko na-research at hindi ko rin natanong. Pasensya na po. Pero sa ngayon, talagang puspusan ang paggawa ng kalsada na ito mga kamentor. Dito nga mga kamentor, nadaanan ko itong ginagawang tulay. At papunta na tayo ng Malilit hanggang sa Galalan. Sa porsyon ng kalsada na ito, meron na silang mga ginagawang porma para sa pagbuhos ng simento dito mga kabintor. Yan mga kabintor ang ginagawa nila dito. Iisang lane lang ang pwedeng madaanan sa ngayon at rough road pa ito. At ang iba naman ay katatapos lang mabuhusan kung makikita natin sa video. Okay mga kabintor, so pagdating natin dito, simentado na yung daan, no? Mga ilang kilometro din yung rough road na dinaanan natin. So ngayon, makikita natin dito. Yan. Makikita natin dyan, yung ibang ano dyan, yung ibang tawag din eh. Yung ibang portion ng kalsada dyan, may mga forma na para sa paglalagyan ng siminto. So, yan po, makikita natin dito. Ang layo pala na himintuan ko. So ngayon, gusto ko lang i-clarify na yung daan papunta ng Cagsi I-3 mula dito sa lugar na ito ay hindi pa inuumpisang ginagawa. So wala pa pong ginagawang kalsada papunta mula dito papunta ng Cagsi I-3. Ang sabi sa akin kanina, inuuna itong lugar na ito bago yung portion na yon doon. So, yun, tuloy-tuloy tayo papunta ng Galalan. Ayan mga kabintor, mula dito sa area nito, sa Barrio Malilit, simentado na po ang daan papunta ng Galalan. So, hindi ko na ito i-video mga kabintor hanggang sa muling video natin. At kung magustuhan ninyo ang video ko mga kabintor, pakishare-share naman, pakilike, at pakicomment naman mga kabintor para medyo lumago-lago naman itong channel natin. Maraming salamat po hanggang sa susunod nating video mga kabintor. Thank you!